check. Eh, bakit yung sa akin walang check? Sa'yo, Mariano. Sulit na sulit yan. Title natin yun. Nakakatawa lang makita na may mga ibang YouTuber o karamihan pa rin sa mga YouTuber eh talagang kumbaga mapagtak mong bababa din, okay? Katulad ni Mariano, nakita niya naka-live si Japper Sniper, pumunta siya at siya pa mismo yung nag-request na makipag-collab sa kanya. Okay, mag-collab silang dalawa. And Japper Sniper is very polite enough or para i-accept yung request niya and tagahanga rin siya ni Mariano, okay? So, but before po ako mag-go into details ng kwento na yan, hayaan niyo po muna ako magpakilala. Ako nga po pala si CTNC06 at welcome sa aking channel. Kung baga pa lang pang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming uploads. And kung meron kayong suggestion, opinion, observation, recommendation, please share it on our comment section. And nagbabasa po ako regardless anong klaseng comment yan. As long as may laman yung mga tanong ninyo at mga sinasabi nyo, I do reply po. Okay? Because I know your efforts pagagawa ng mga ganun bagay. So, ito nga, nakita ko yung upload nitong si Japper Sniper na pinasya lang siya ni Mariano. And, yun, magano siya, nagsabi na makikipag-collab siya. And, marami siyang mga sinabi, si Japper, yun yung share ko sa inyo maya-maya. Plus, i-discuss ko rin po dito yung about sa verified badge or verified channel. Yung may sinasabi niyang check kasi siya mismo hindi niya alam kung ano at paano nangyayari yung mga ganung bagay. So, bali, dalawang part po ay yung pag papakita ni Mariano ng interest para makakulab si Japper at ganun din naman si Japper Sniper. So, pakinggan po natin yung mga sinabi ni Japper. Kinapalis yan yung live ko. Sweet boy. Ha? Sino Mariano? Nandiyan? Ah, hindi. Baka fake account yan. Huwag mag-ingat kayo sa mga fake account na kasi ako gumagamit ng account ko, nangingi pa ng tulong. May nandiyan. So hindi siya mapapainawala na si Mariano is pumunta sa live niya na to. Hindi niya kasi nakita yung message na nag-message si Mariano. Ipo-post ko mamaya yung message na yun ni Mariano na yun nga, nagre-request si Mariano na makakulab siya. But hindi siya maniwala kasi nga akala niya fake. Kaya so nag-discuss siya ngayon na may fake account siya na hindi kanya yun. Okay, kasi nga fake. May ibang gumamit tapos nanghihingi ng pera. Yung in-example niya dito, meron nga din namang nagbigay nung nagsabing siya si Japper Sniper. So, yun yung binibigay niyang warning sa mga, sa atin, na mga nag-YouTube at saka mga hindi nag-YouTube na gustong tumulong, kumbaga. Sino to? Ay, di! Si Dox! Nandiyan ka pa, Dox. Pag sinabi ni Dox na rigid yan, totoo yan. Si ako ito, Vlog TV. May check ba? Nasaan ba't yung nakikita? Ano ba yung mga check-check yan? Bakit yung sa atin walang check? Wala na GoTo channel ngayon sa live, wala na. So siya mismo nasa 700 subscriber na siya, which means hindi pa siya verified kasi wala pang check yung pangalan niya. So isasama ko yan dito sa content ko na to, kung ano ba yung verified channel na yan or verified badge na yan, kung ano yung mga requirements at ano yung purpose at benefits na makukuha natin pagka mga verified yung channel natin. Lahat ng YouTuber is pwedeng maging verified channel, may certain criteria lang na kailangan ma-meet. Ba, kung legit man yan, shout out sa'yo, Mariano. Sulit na sulit yan. Title natin yun. Nag-comment. Hindi ko nakita eh. Magkalipan mong kumanta na ni Mariano. Siya talagang siya man talaga yun. Shout out. So, very happy siya na binisita siya ni Mariano at idol niya rin, okay? Yun yung ano eh, tingin ko kaya mahal ng masa rin to si Japper Sniper dahil sa pagiging normal niya, yung totoo niya sa mga ginagawa niya, sa mga sinasabi niya at mukhang mabait talaga siya, okay? Wala siyang pakialam kung small or malaki kami na YouTuber. Actually, tumutulong pa nga siya. May mga tinutulungan siya ng mga small YouTuber para masettle yung mga account nila na nagkakaproblema. And, yun nga, tagahanga rin siya ni Mariano, which is a good thing kasi at least magkaka-kulab-kulab sila. So, there's a subscriber na mag-subscribe sa kanila sa isa't isa, which will help their channel a lot.
Diba? So, very nice to hear na willing din si Japper Sniper na makipag-collab kay Mariano. Okay? So, ngayon dito, bandang huli na to is yung magme-message siya regarding sa paggamit, which is I like din ng kanyang mga uploads na pwedeng gamitin. But wag lang re-upload. Two different things na yung dalawa na yan. Okay? Kung anuman gusto pagkagamitan ng video niya, as long as hindi makakasama sa channel niya, wala siyang problema. Kahit na paan saan natin gamitin niya, hindi siya magbibigay ng strike. So, let's hear it from him. Ulitin ko dun kasi nanonood yung gumamit ng fake account natin. Kahit sino sa inyong lahat yan, kahit sa inyo kayong lahat, kayo matakot gumamit ng mga videos. So, kasi hindi ako naglalagay ng mga copyright, hindi ako nag-report, wala akong pakialam. Yung mga kanta natin, gamitin nyo kung gusto nyo gamitin. Pero mag-ingat lang kayo kung kasi baka may mga magre-re-upload yung ina-download yung video tapos ina-re-upload baka ma-strike kayo. Hindi ko alam baka mahibit si YouTube pero kung sa akin wala akong problema. Kung magamitin nyo yung kahit nyo kayong paalam, gamitin nyo yung mga videos ko kung makatulong yan sa inyo. Mga video reaction. Wala akong problema, masaya ako pag mayroon nakatulong yung video natin sa ibang mga YouTuber yan, masaya na ako yan. Basta wag lang yung ginagamit sa mga scam. No. Ulitin ko po, hindi po ako humingi ng tulong. So, specifically, sinabi niya pa, doon sa mga nagre-reaction. Well, I'm very much thankful, Mr. Japper Sniper, sa pag-aalaw na magamit yung video mo sa mga reaction. Kasi isa po ako sa mga nagre-react ng mga video. So, maraming salamat po. And ito po magiging ebidensya. Joke lang. Joke. Okay? So, basically, hindi niya pa talaga alam kung sino yung nagbibigay ng strike. Okay? Nagbibigay ng strike si AdSense. Pinapasa kanya kay YouTube para ipasa sa kanya. So, technically, siya pa rin yung mag-i-initiate ng strike kung gusto niya. But hindi ito masyadong alam ni Mr. Japper Sniper. Pati yung mga verified badges or account na yan. So, dito, sa last part na to, yun yung isi-share ko regarding sa verified badge or channel. Okay? So, yun naman po ang itatopic mo yan. So, regarding doon sa verified badge channel, ito is galing mismo kay YouTube. Okay? Siya nagsabi nito na ito yung explanation niya regarding dyan sa verification badges. Yung sinasabi kanina may check na pangalan. So, either of these two na naka-gray. Okay? So, ito yung palatandaan na kapag ang isang channel ay verified na kulay gray, which is yung nakita natin kay Mariano, yung naka-highlight siya ng gray, plus may check sa tabi ng pangalan niya. So, one way yon para malaman na legit yung account na yon at belong yon doon sa person na yon. Sa case nito is kay Mariano. So, ano yung requirements? Pag nag-a-apply tayo para maging ma-verify yung channel natin, kailangan meron ka ng 100,000 subscriber. Okay, kailangan mo lang yan. And naka-discuss pa yan sa baba. So, if this seems wrong, make sure to sign the email address. Okay, so about verified account, ito yung explain dito. The channel, if a channel is verified, it is the official channel of a creator, artist, company, or public figure. Verified channel help distinguish official channel from other channel with similar name or YouTube. So, ito yung ano, yung check nga na yun na mag-identify sa isang verified channel. Kasi, di ba, maraming gumagaya. Maraming manggagaya ng mga fake account, kumbaga. And may ganun nang pumasok sa aking live streaming na nag-pretend, which is alam niya naman siguro na hindi siya si Mariano G. And ito pa yung mga explanation na kailangan pa rin natin tandaan na kahit verified channel tayo, wala ka tayong extra feature or ano mga added value. Yun nga lang, madidistinguish ka lang. So ito yung mga explanation yan kung ano yung dapat natin tandaan at kung ano yung mga benepisyo makukuha natin bilang verified channel or my badge ang channel natin. So, basically, ang purpose lang nun is ma-distinguish ka na ikaw ay isang legit channel, na yun yung totoong channel. So, pagka may nagpumapasok sa mga live streaming ninyo or sa inyong mga premiere na nagpapanggap, so yun yung una nyong tatandaan. Yung gray, naka-highlight siya ng gray with check sa tabi ng pangalan niya. So, si Japper Sniper is hindi pa verified channel, so kailangan niya mag-apply. And naka-explain dito yan kung paano mag-apply. So, ito. Dapat ma-meet mo to. Yung 100,000 subscriber, which is si Japper, is more than enough. So, re-reviewin yan pag nag-apply. Mga authenticity. So, yung complete channel. So, ito yung mga requirements. So, pwede nyo nalang basahin yan at puntahan. So, hanapin nyo lang yung verification badges on channel.
So, mas detailed nyo maintindihan kung ano yan. At pwede nyo rin yan i-translate sa Tagalog. Kung medyo gusto nyong mabasa ng Tagalog, ayan, Filipino. So, pindutin nyo lang yan at yan is magta-translate into Filipino language para mas maintindihan kung ano yung ibig sabihin ni YouTube dito sa kanyang explanation sa verified badges or channel. Okay? So, ito lang yon. Sanapin nyo lang uli yung English. So, ganyan lang po siya. So, yun po yung verified badge or verified channel. Okay? At doon naman sa sinasabi ni Chopper Sniper na sa copyright, siya pa rin. Magsasabi lang si YouTube as AdSense na gusto kong bigyan ng penalty itong tao na to. So, si YouTube naman, ipapasa niya yun doon sa may-ari ng channel. So, yung mismong may-ari pa rin ng channel ang magbibigay ng penalty doon sa tao na yun. Kapag mga copyright claim na yan. But if other issue, like re-upload, dyan is si YouTube na. YouTube and AdSense na ang mag-decide ng penalty ang ibibigay sa atin. Pero kung mga copyright claim lang, okay lang yan. Didirecta yan doon sa may-ari ng video or content na yun. Pero pag reuse or upload or repetitious content at saka reuse content, ayan, is si AdSense na mismo yung magbibigay ng penalty sa atin. So, I hope you like this video and thank you very much.